Hello. Magandang umaga. Sana tapos na yung hangover natin sa election. Sabi nga, kung ano man ang naging resulta, kaya sa ating mga kamping, okay lang yun. Importante po ipagpatuloy. Sabi nga ni BP, pagpatuloy natin yung nasimula natin. Ibig sabihin, patuloy natin yung ginawa nating kabutihan kasi siya ang ating modelo. Kahit sa paano, kahit sa konting paraan, makapag ano tayo ng gumawa ng mabuti para sa kapwa. Sabi nga, always be a blessing to others. Kailangan blessing tayo sa kanila, hindi tayo makakasira sa kanila. Naisip ko pong gumawa ng ganito kahit tapos ang election. Pero ibig sabihin po kasi start na naman uli ng bagong ano yugto. Kung patuloy po pa rin yung mga fake news, kawawa po talaga ang mga youth natin, ang mga anak natin at apo. Kasi yung nabasa ko kasi na ano daw dahil kung galit dahil sa mga Marcos, huwag tayong gagamit ng mga pinagawa ng Marcos, which is very wrong mentality, mentalidad. Kasi po yung parang ang tingin yata nila kasi sa Marcos, may-ari ng Pilipinas, kasi sabi nga, balis daw tayo sa Pilipinas. Hindi ko alam kung paano anong ginawa ng mga trolls na yan eh. Talaga nakaka bad trip. Nakakasi ano kasi bakit ganun ang ginawa nyo? Hindi ba kayo naawa sa mga kabataan natin? Kung ano yung nakaraan, dapat yun. Kasi yun ang totoong nangyari. Huwag natin sirain yun. Maawa kayo. Kung dahil lang sa pera, sa millions of money, then pag namatay kayo, dadala nyo ang pera nyo? No. Ang sinira nyo, paano kung anak nyo ang nabiktima din? Yun na lang isipin natin. Hindi ibig sabihin, yun sana po imaano natin, Nana. Hindi ibig sabihin na pag may pinagawa ang isang politiko, sa kanila na yun. Hindi po kasi pera yun ng taong bayan. Kahit sino pwedeng gumamit niyan. At kung wala na sila sa posisyon, hindi nila yung pwedeng ariin. Ang Marcos po hindi ang may-ari ng Pilipinas. Kasi yung nakita ko, ginamit pa yung pangalan ng Tulfo. Alam ko, fake yun eh. Kasi alam ko si Mr. Tulfo hindi gagawa ng ganon. Ginamit lang nila para lumabas na kapanipaniwala. Kasi pati yung MRT, pati yung 13 months pay, kinikredit nila sa Marcos. Isa-isahin po natin yan na ngayon inaano ko lang yung in general lang muna doon sa nababasa ko. At gusto ko rin manawagan sa lahat ng mga kakamping kasi nakapagsimula na tayo na tulong-tulong tayong ma-correct ano mang nababasa natin. Kung kailangan natin gumawa ng video pa isa-isa, patulungan din yung mga teachers na may ano yung tamang information, tamang napangyayari sa nakaraan. Dapat ano ganun ang magawa natin yon bilang isang Pilipino. Tulong-tulong po tayo na maiayos ang ating bansa. Ngayon si mahal na presidente-elect Marcos, sana yung ipakita niya. Kasi alam natin na maraming bagahe sinasabi nila na sinisiraan natin, which is hindi naman paninira yung kasi totoo. Pero sana, kasi tayong Pilipino, mapagpatawad tayo eh. Ang nakaraan, nakakalimutan agad natin. Kahit ako, mapagpatawad kasi ako. Kaya alam ko yung damdamin na yun. Pero sana ipakita niya sa Pilipino sa lahat na karapat dapat talaga siya na hindi nagkamali ang taong bayan. Kasi 31 million, it's a big, talagang majority ng Pilipino.
majority ng mga Pilipino naniwala sa kanya, nagtiwala sa kanya. At hindi naman natin sila masisisi, yung iba, lalo na wala naman silang alam, yung iba kapit sa patalim. Alam naman natin, alam ko na namigay sila ng pera, alam ko yun. Kasi kahit pa paano, siyempre, dati din po akong public servant sa local nga lang, pero kahit pa paano, siyempre, ma-idea rin ako kung paano magbigayan, kung paano dinadala ang isang politiko. Kaya sana ipakita niya sa Pilipinas, sa taong bayan, na siya ang karapat-dapat. At hindi, para hindi sila magsisi. Siya ang inelect, siya ang pinili. Kami naman, sa kakamping, patuloy kami. Hayaan nyo, hindi naman, alam ko ang mga kakamping, hindi yan gagawa ng ikakasira ng government. Siguro pag may nakita na mali, alam ko magsasalita. Pero hindi sa amin magagaling yun, nasisirain kayo. Normal lang po, siba sa anak nga, di ba? May nakitang mali, papansinin. Kaya I try my best na makapag-upload ako pa isa-isa ng mga issue, gaya nung mga may kiniklaim ng Marcos na kanila. Oo, meron kanila, silang nagpagawa, pero sana isipin natin, pera yun ng taong bayan, inutang yun, yung mga pinagawa nun, inutang yun. At tayong Pilipino ang nagbabayad noon. Hanggang ngayon, nagbabayad pa tayo doon. Kaya hindi pwedeng i-claim, hindi nyo sabihin na sa Marcos yun. Sana po maintindihan nyo yun. Kaya kung mag-election na naman uli, wala kayong utang na loob sa kanila. Huwag nyo isipan na may utang na loob tayo, kasi pinagkakatiwala lang natin sa kanila kung ano ang dapat na gawin sa ating bansa. Pero po, yung pera na pinapagawa sa mga Pilipino po yun. Sa taxes po natin. Alam mo naman po natin na kung isipin yung pera, inutang ng mga Marcos, kung isipin yung mga pinagawa na yung kulang pa nga, kasi malaking pera po ang nawala sa atin na binabayaran natin. Nang umalis sila, baon na baon sa utang ng mga Pilipino na binabayaran po natin. We give credit po sa mga nagawa nila. At least may pinagawa. Na dapat, obligasyon naman talaga yun ng isang nasa, ng isang presidente na ayusin ang isang bansa. Hindi lang na, pero po, hindi lahat, yung mga pagpapatinampo, yung mga kalsada, tinampo, binikol ko yun. Kalsada, mga schools, hindi po lahat si Marcos noon. Yung nagsasabi na huwag gumamit ng ganito, ng ganyan, hindi lang naman po si Marcos ang nanganon. Kahit ngayong mga kalsada papunta ng sa amin sa Bicol, halos ibang presidente na ang nagpagawa nun. Kasi nung yung ano, iba, lubak-lubak na yung mga schools, halos yung mga sumunod nun ang mga presidente nagpagawa din nun. Hospitals, hindi lang po ang mahal na Marcos ang nagpagawa nun. Kaya sana po, huwag tayong maging panatiko sa isang politiko. Pag sana, ngayon, tapos na eh. Kaya siguro, ano na lang natin sa mga mahal kong kakamping, mahal kong kahit hindi kakamping, mga mahal kong kapwa Pilipino, magtulong-tulong po tayo. Kasi ang pag-aral, kasi ang bukas, kasi tamad yan mag-aral eh. Alaala ko nung high school ako, kahit ako tamad-tamad ako nun sa history, kasi nakaantok-antok na antok eh, nagbabasa yung teacher ko nun ng about history. Natulog, kung pwede lang matulog na ako eh, kasi boring, di ba? Alam natin boring yun. Kaya siguro sa ganitong paraan nakikinig sa atin. Wala kasi akong laptop, hindi po ko nakabili. At least pwede sana mag-edit para maayos natin. Inshallah, makagawa ko ng paraan para makatulong din sa pag-ayos ng ating history, ng ating nakaraan. Thank you. Thank you for watching. Bye.